Mahigit 5 oras nga itong nagtitiis si Mia para lang mahuli itong Sigid Lightning na nagmamasid sa sulok. At nang tumuntong na nga ang 10:00 ng gabi ay inaaktuhan nga niya itong Sigid Lightning na nag-iwan ulit ng regalo sa labas ng kanyang inuupahan. Pero nang mga oras na yun, nang papalis na nga itong Sigid Lightning ay palihim nga niya itong sinusundan. At pagkalipas lang ng mga ilang minuto, sa kakasunod niya dito ay napag-alaman nga niya ang bahay nito at kung saan ito nangungupahan. At sabi nito sa kanyang sarili, "Uli ka ngayon, Mr. Nakamaskara. Diyan ka pala nakatira ha. At kahit di ko man nakikita ang itsura mo sa ngayon ay okay lang dahil malalaman ko rin ang buong pagkatao. Pero pinagtataka ko lang, bakit dito ka sa squatter area nakatira? Ang yaman-yaman na makasuutan mo at mga binibigay mo sa akin. Dahil nga sa lumalalim na ang gabi, ay dali-dali na rin itong umuwi itong si Mia sa inupahan niya. Kaya naman kinaumagahan ay dahil rest day ni Mia sa trabaho niya ay nakapag-desisyon ito na pumunta na maaga sa tinitirahan ni Kid Lightning para abangan ito. Kaya nga lang naisip niya na baka makita siya ni Kid Lightning. At baka mas lalo mahirap na itong makita sa susunod ang buo nitong itsura. Kaya naman nagsuot ito ng mask at nakasandlas ito habang balot na balot ang kasuotan nito na tumambay sa tindahan sa tapat ng inuupahan ni Kid Lightning. At ilang oras lang ang lumipas ay wala talagang lumalabas sa inuupahan ni Kid Lightning. Kaya naman napatanong itong si Mia sa nagbabantay sa tindahan at sabi nito, "Ate, kilala niyo ba halos sa mga tao dito?" At napatawan lang itong si Aling Analin at sabi nito, "Sa totoo lang iya, marami akong kilala dito. Pero hindi halos lahat, lalo na yung mga nangungupahan lang dito, ay di ko talaga kilala ang mga yan. Bakit mo natanong?" At bigla na lang napatahimik si Mia at sabi nito, "Wala po, napatanong lang eh. Ate, yung nakatira ba sa inupahan, sa harap ng tindahan na ito, kilala mo ba kung sino ang nangungupahan dyan?" At sumugot naman si Aling Analin at sabi nito, dyan, oo naman, syempre, kilalang kilala ko si Travis ang nakatira dyan. Yung madalas mangutang dito tapos pag bumayad naman siya ay sobra-sobra ang ibinibigay niya. Mabait ang binatang nakatira dyan. At sagot naman ni Mia, "Talaga po, Travis pala ang pangalan niya." At sagot naman ni Aling Analin, "Oo iya, bakit, tinahanap mo ba siya?" At sabi naman ni Analin, hindi po, naku, hindi po. Nagtatanong lang ako kasi naghahanap kasi ako ng maupahan. At para hindi mahalata itong si Mia, ay nagtanong naman ito sa katabing inuupahan ni Travis at sabi nito, "Iyang katabi po, sino pong nangungupahan dyan? Kilala nyo pa rin ba?" At sagot naman ni Analin, dyan, mga estudyante yung nangungupahan dyan. May bakante pa dyan kung gusto mo. Mangupahan ay sabihan mo lang ako." At ayun na nga, nalaman na nga ni Mia ang isa sa mga mahalagang impormasyon tungkol dito kay Kid Lightning na nagangalang Travis pala. Pero sa di inaasang pagkakataon ay bigla ngang lumabas itong si Travis mula sa inupahan niya para bumili sa tindahan ni Aling Analin na kung saan nandun din itong si Mia. At kitang kita nga ni Mia ang buo nitong itsura at natulala nga ito. Dahil sa sobrang gwapo nga itong si Travis at sabi nito sa kanyang sarili, "Ang gwapong pala pero may atrasok pa rin sa akin dahil inalikan mo ko kahit na di tayo magjowa." At ang mga oras na yun ay nangutang na nga itong si Travis sa tindahan habang si Mia naman ay palihim na tinititigan si Travis habang naka-eyeglasses ito at nakamas para hindi nga siya makilala ni Travis. At mga oras na yun ay nangutang na nga itong si Travis at sabi nito, "Pautang, Miss Beautiful." At sagot naman ni Aling Analin, "Ay nako, ito naman ang paborito kong gwapong mangungutang. Ano yun, Pugi Boy?" Ate, pautang ng isang sardinas at saka isang udong na rin. Saka isang kilong bigas. Dahil nga sa mga pinapakita ni Travis, ay napasabi na lang itong si Mia, paano niya ako nagagawang bigyan ng mamamahaling bagay? Yung sarili niya ngang pagkain ay di niya maibigay sa sarili niya ng maayos? Ano bang nangyayari dito? Di ko maintindihan ang taong ito. Bakit niya ako minibigyan ng mga gamit? Nangungutan lang pala siya. Na maoras iyon
ay gulong-gulo nga ang isip ni Mia at nakaramdam ito ng awa kay Kid Lightning. Habang tapos na nga itong mangutang ay agad na itong pumasok sa inupahan niya, pero di pa rin umalis itong si Mia hanggang sa inantay niya na lumabas itong si Kid Lightning. At lumipas pa nilang minuto, lumabas na nga ito, suot naman niya yung damit na ginagamit niya sa tuwing nagbibigay ito kay Mia. At dahil sa lubang, na misteryosohan talaga si Mia sa pagkatao ni Kid Lightning o Travis, ay sinundan ng sinundan niya ito. At sabi nito sa kanyang sarili, "Sino ka bang talaga? Bakit mo to ginagawa sa akin? Kung nangungutang ka lang, meaning di ka mayaman. Pero bakit patuloy ka pa rin nagbibigay ng mga bagay na hindi ko naman iniingi? Naawa ko sa'yo, dapat gilin mo na ito, Travis." Dahil sa sobrang pagtataka ni Mia, ay kahit saan man magpunta itong si Kid Lightning, ay pinipicturan nga niya ito at sinusundan hanggang sa palihim nga umakyat si Kid Lightning sa isang magandang bahay. At pagkaraan lang ng 3 minuto ay agad itong lumabas na may daladalang mamahaling gamit. At nang makita nga ni Mia kung ano ang daladala ni Kid Lightning ay ito nga ay mga mamahaling alahas. At sinundan pa rin niya ito at nakita niya na parang ibinenta nga ito ni Kid Lightning o isinangla ang mga bagay na kinuha niya sa isang pawn shop. Pagkatapos nun ay agad nga pumunta itong si Kid Lightning sa isang sikat na fast food chain at bumili ng pagkain. Noong mga oras na yun ay marami itong daladalang nakapak na pagkain. At sabi ni Mia sa kanyang sarili, Teka, ba't ang dami niyang binili na pagkain? Maubos ba niya ang lahat ng yan? Sa pagpatuloy nga ng pagsunod ni Mia kay Kid Lightning, ay may matutuklasan nga siya na isang bagay na tiyak magpapabago ng lahat ng paniniwala niya kay Kid Lightning. Dahil nga ng mga oras na yun ay isa-isa na nga niyang binibigyan ng pagkain ang mga batang naugutom at namangha siya dito kay Kid Lightning. At mahal na mahal rin siya ng mga batang kalye na binibigyan niya ng pagkain. Pero sabi ni Mia sa kanyang sarili, napakabait mo pala at simple lang, pati sa pagkain mo ay tinitipid mo lang para makatulong sa iba. Pero hindi pa rin tama yung magnakaw ka para lang makatulong sa ibang nangangailangan at sa pagbibigay mo sa akin ng regalo. Ngayon ay 50-50 ang nararamdaman at pananaw ko sa'yo. Nakaramdam ako sa'yo ng matinding pagkahanga at pagkalungkot rin at takot sa posibleng mangyari sa'yo pag mahuli ka ng mga otoridad sa pagnanakaw mo. Kaya naman hanggat maaga pa ay pipigilan kita. Pagkatapos ng mabigyan ng pagkain ni Kid Lightning ang mga batang kalye at sumapit na rin ang gabi, ay pumunta na nga ito sa direksyon na kung saan ang bahay ni Mia. Pero hingid sa kalaman ni Travis, aka Kid Lightning, ay dito na nga magtatapos ang lahat ng pagpapanggap niya. Dahil alam na nga ni Mia ang lahat. Nang makarating na nga si Kid Lightning sa bahay ni Mia, ay nagtataka ito dahil maaga pa pero patay na ang ilaw ng kanyang bahay. At sabi ni Kid Lightning sa sarili niya, "Wow, ang aga naman natulog ng minamahal ko. Good job sa'yo, Mia. Mukhang iiwan ko lang dito at aalis na ako." Habang iiwan na sana ni Kid Lightning ang mga regalo, ay di niya inasahan na nasa likuran na pala itong si Mia. At sabi nito, "Tigilan mo na ang gawain mo. Hindi ko alam bakit mo ito ginagawa." At nagulat nga itong si Kid Lightning at sabi nito, "Wow, pinabilib mo ako, Mia. Nahuli mo na naman ako. Ibang klase talaga yung love-love ko." At bigla na lang sumigaw itong si Mia at sabi nito, "Tama na, Travis." Habang napaiyak ito, "Tama na, Travis, dahil alam ko na ang lahat. Ang buong mong pagkatao." At gulat na gulat nga itong si Travis at sabi nito, "Paano mo nalaman ang totoo kong pangalan?" At sagot naman ni Mia, "Alam ko naman ang lahat eh, dahil sinundan kita. At nalaman ko kung saan ka rin nangungupahan. Maaga akong pumunta sa inupahan mo kanina at nagulat ako sa lahat ng mga natuklasan ko at mga pinagagawa mo. Nahuli rin kitang nananakaw para makatulong sa mga batang kalye. Napabilib mo ako doon, Travis, pero hindi pa rin tama ang mga ginagawa mo. Saka yung mga bagay na binibigay mo sa akin ay mamahalin yun. Hindi mo na kailangan gawin yun sa akin, Travis, dahil itigil mo na ito hanggat maaga pa. Ayaw ko na mapahama ka. At lahat ng mga ibinibigay mo sa akin ay galing pala sa nakaw. Di naman ako umiling na bigyan mo ako ng mga bagay na yan. Ang gusto ko lang ay simpleng buhay, at kung gusto mo talaga akong maging kaibigan
ay itigil mo na ang mga masasama mong gawain. Kung gusto mo namang tumulong sa mga bata, ay tutulungan kita. It's shoutout time, are you ready? Let's do this! Shoutout kay Janet Duyag, kay Evangeline Farpan, kay Tony Nguyen, kay Anjamboni, kay Omar Lostre, kay Jamaica Bigtasin, kay Ellen Dilion, kay Celis Pajardo, kay Bergie Bergie, kay Igrot Cordelnierans, kay Cheryl Requiso, kay Abdul Pinas, kay Ed Tahup, kay Esperanza Masbate, kay Chris Ann Ponce, kay Jocelyn Tihada, kay Janine Janyo, kay Jayar Kaluwagan, kay Lay Silvano Tigle, kay Annie Mudsol Kawil, kay Delphine Nicole Grace, kay Rustom Gonzaga, kay Fris Fernandez, kay Lalani Oliva, kay Ginoy Tulo, kay Jonah Fe Bage, kay Ricky De Los Reyes, kay Monski, kay Arca Garcia, kay Ruel Ibanez, kay Leo Alday, kay Alexandra Loyola, kay Joshua Parila, kay Robert Gamulo, kay Heart Locker, kay Ganggang Kia, kay Marlon Adolfo, kay Michael Ilagan, kay Christian Ace Bakuting, kay John Aguilar, kay Meryl Abinesis, kay Carmelinda Olayon, kay John Arp Kitoles, kay J. Lloyd Galoy, kay Falkin Yokohama YTPH, wow, Yokohama Falkin Yokohama YTPH, Ryan Pansan, Mylene Beranda, kay Jenico Marcine, kay Michael Cabunyag, kay Marlon Bulataw,